Ang dami yung problem. Wait lang ha. Plus na to. At ari ay... Ari kasi... nagpapavalidate. Wait lang ha. Give me 5 minutes lang. Wait lang. Nagka-meeting kasi kami kanina kaya hindi kasi nakausap. Eh, na ngayon ko nakausap. So, since meron akong advance info, ano na yung groupings para sa project output. So, ang plan ko today, i-discuss ko muna si lab 3 natin sa Friday. After that, i-discuss ko naman yung ating project output. Ano? Project output. Okay? So, punta muna ako dun sa lab natin. Lab natin sa Friday. So, let me share my screen. Ma'am lady, hanggang ano oras ka dito? Pati dito sa ano? Maya-maya ma'am. Tatanungin sana kita sa ano? Sa ilalagay ko dun sa front page. Tama, gangamam na ano. Di, halimbawa, target target city, di Batangas City, barangay, di lalagay yung barangay. Tapos kung retailer or end user. Hindi lang ano dyan. Tapos diba may employed. Individual pa tayo. Pag end user, edi papatak nga yung individual yung age range. Bukod pag sa individual, ang pupasok na sa retailer yung mga ano. Kasi may households pa tayo mo. Edi kung end user, di household at saka individual. Tapos kapag individual, age range. Opo. Tsaka kung employed. Yung sa salary. Hindi, yung sa salary, may tanong na sila ma'am doon sa ano, sa questionnaire. Hindi, kung employed na lang, ano. Tapos pag household naman, wala na pag household. Wala nang may ano din ma'am, yung parang salary ng as family. Hindi ka dapat, kasi hindi lang porket household ay kayang bumili ng mga ganitong items. Tiga ma, merong dapat kasi may working, may tatanong din dyan dapat. Na overall ng salary ng family? Oh, parang yun ang ating iisip na dapat may minimum requirement pa rin tayo. Kasi hindi man lahat ng household, may kakaya ng tapos pag retailer, may under pag sa retailer, wala na. Parang lahat na yan. Kung retailer, hindi na ako lahat na yan. Tapos okay na yun ma'am, wala na kung pwede idagdag. O meron. Baka ma'am, ano, may itatanong din sa iba. Kasi kapag tayo lang dalawa, baka may iba ko sa iba. Okay, isa sa isa, sendo sa ano na. Pero ari minimum, ano? Minimum na dapat ilagay. Saka yan kasi mag-effort na kasi talaga ng kaya. Halimbawa, employed. Eh di yung percentage lang ng employed yung multiplier mo sa ano sa demand mo. Oo. Yan kasi ito lang gagamitin mo. May ano pa kayo kung may parang halimbawa, i-request pa ng panel kung halimbawa ay employed at yung minimum na salary. Hindi, for instance, ang pinapagawa lang po sa mga bata, mag-search kayo ng average na minimum salary. Kung may makikita. Meron daw na mga 9,000. Hindi ka bang more than 9,000, siguro yun yung may mga kaya na pag-related na ito. Mga early. Hindi ka na yung lahat namin. Hindi. Okay, so kaya nga. Pero okay na yun. Oh, para safe. Para safe mode. Sa total. Kasi tayo naman nasasama pang
Diyan naman yun. Okay, so, ano nga, sorry ha, sorry, lagi ako may commercial. Medyo busy, nagiging busy na kami ngayon. So, una, ipapakita ko lang muna kung paano yung tamang paggamit. Ano, paggamit ng stopwatch, time study board, at saka yung time study form. Awesome. Hindi pa, sir. Ibababa ko na lang. Pero ang na-print ko, sir, ay yung TOS. Pwede kang TOS muna. Hindi pa eh. Mamaya, sir, ibababa ko na lang. Uy, may klase ako. Yung... Ayaw nga, ano ba ito? Bilis lang. Oo. Pero po kami dumiretso po sa chairman kasi kulang po ang isang panel. Sino ang isang panel? Si Ma'am Bigin po. Nandiyan na. Sino chairman niyo? Sarmelo. Ay, kung papayag ang Sarmelo eh. Pero kailangan niyo muna sabihin kung bakit kayo dumiretso. Mali niyo, pumayag. Siya lang makakasagot nun. Sabay sadya, magkaklase na ako. Hanap ng mga ito. Gusto po, ito ang hirap pag ano. Oh my God, sorry. Kayo lang yung section ko na nagulo ng ganito. Ay, dire-diretso. Eh, mga batang ito. Okay. Okay, yan. So, kung mapapansin nyo, ano, so yung kung kayo ay ano right-handed, so dapat nasa kaliwa itong si stopwatch, ano, nasa kaliwa. Then doon sa arm nyo, dala-dala nyo or nakapatong sa inyo yung time study board. Okay? Then naka-clip doon yung ating time study form, so doon nyo ilalagay yung time. Ano? Meron tayong mga clipboard na hindi siya ganitong square, may design pa, tapos malaki. Okay? So, pag yun yung clipboard na napatapat sa inyo, I will allow na din kung hindi maging ganito yung inyong pagkakahawak dun sa stopwatch. Okay? So, ano lang siya, awa ko na dun sa bata dahil hindi niya mahawakan ng ayos dahil laang sa clipboard. Ano? Pero yan dapat yung tama. Ano? And then, sa actual, hindi dapat din, pwede naman na ganyang kalapit, pero since ang ating location, Dinis IE Lab, ay limited lang, tapos madami kayo magta-time study, hindi kasi kayo dyan yung, kung kayo ay mga 20 or 30 students lang per section, or siguro mga 20, tapos kayo yung mga tatlong section lang na hawak ko, baka kaya nga natin or kaya ko na although individual siya, pero hindi siya yung isahan lang talaga na i-observe ko. Ang mangyayari kasi dyan is madamihan yung magta-time study, madamihan yung i-observe ko, ako ililibot lang, tapos limited nga yung space. So, papayagan na natin na ganyang kalapit. So, ano ba yung tunay? Ano may tunay at hindi? So, sa tunay, halimbawa, kayo ay nasa company, hindi dapat aware si operator na tinatime study nyo siya. Ano? Bakit hindi dapat siya maging aware? Ano yung mga disadvantages kapag naging aware siya? Maaring bilisan ni operator yung kanyang pag-ooperate or yung process niya, ano, hindi yun yung normal na ano niya, normal na bilis niya habang pinaprocess yung kanyang product. Kasi kita niya eh, na may nag-o-observe, so dapat pakitang gilas tayo. So yun yung isang disadvantage. Ano, plus tatandaan, hindi mo dapat, ikaw as time study analyst, hindi mo dapat siya kakausapin, hindi mo siya kukulbitin na, uy, mali yung process mo. Ano, hindi ka magiging hindrance sa kanya kung bakit siya mapapatigil, bakit siya magpopos, or hindi ikaw yung dahilan kung bakit bumagal siya, bakit bumilis din. Okay? So bakit? Bakit hindi dapat 'yon mangyari?
lagi kong sinasabi sa inyo, na sa production, sa manufacturing, every second count. Ano, talagang ang bawat segundo at minuto doon ay may katumbas. Ang lahat ng mawawalang oras sa production, sa manufacturing ay may katumbas na cost. Ano? So, ayaw naman natin na dumating sa point na kapag halimbawa ang naging trabaho nyo sa future ay mag-time study. Kasi meron talagang ganun. Meron talagang position tayong mga IE na ang trabaho ay mag-time study. So, wag naman dadating sa point na mapapabalita kami na hindi naman aabot siguro ang balita dito ano, na kayo yung naging dahilan na kung bakit nagkaroon ng NG, dahilan kung bakit nasira yung record ng BSU, mga ganyan. Ano. So, iiwasan natin yun. And then, bakit natin, bakit ko kailangan ipakita yung tamang tamang orientation or paggamit ng stopwatch, time study board, yung clipboard, ano. Kasi naka-experience tayo since hindi ko na, although naipakita ko naman kung paano, baka hindi lang talaga din naging ganito kadetalyado or hindi rin nakinig yung student, ay naka-encounter ako during our lab na hawak sa kaliwa yung stopwatch, tapos kanan yung pinangpipindot niya. So, kailan pa siya magsusulat doon? Ano, nasan pa yung chance na makakapagsulat siya doon sa time study form? Ano? So, wala na. So, kailangan, kung mapapansin nyo, kaliwat kanan, may kanyang naka-assign, ano lang yung gagalaw dyan? Yung mata sa pagtingin. Itong nasa example natin, tinatawag itong porcupine board. Pero yan ay sa ibang lab pa natin gagamitin. So baka gamitin pa natin ang maalin sa toy car or yung shape sorter. So ano lang gagalaw dyan? Yung kamay, yung mata. Ano? Tapos, tandaan, dito sa ating lab, lahat ay makaka-experience ng pagiging analyst, lahat makaka-experience ng pagiging operator. Ano? Operator. So, hindi ko na ino-observe ang operator, nakaka-encounter nga lang din ako na kabado si operator. Sabi ko, huwag kabahan at di naman kita ino-observe. Huwag kabahan at na nanginginig yung kamay. So, pakiusap ko lang sa mga magiging operator, since lahat naman nga kayo magiging operator, act normal, hindi ko kayo i-observe, huwag naman sobra-sobrang bilis at kawawa din naman yung mag-analyst. Tapos, huwag din naman sobrang bagal at baka kayo nag-usap na, huwag, babagalan ko ha, para pag ikaw naman, babagalan ko. Pag napansin kong ganyan, sisitahin ko din si operator. Ano? Ako lang pwede sumita kay operator. Tapos, yung normal na bilis, yung normal na galaw. Okay? And then, ano ba yung mahalaga bago mag-time study? Ang mahalaga bago mag-time study is alam muna dapat yung process. Siyempre, hindi ka magiging operator nang hindi mo alam ang process. Tapos, as time study analyst, bago ka mag-study ng isang process, alam mo muna din dapat ang process. Okay, bakit? Kasi hindi mo kayang maikorek ang isang process nang hindi mo alam. Hindi mo kayang masabi na may mali na doon. Ano? Yan. So, dahil alam nyo na yung process, ang pakiusap ko dun sa mga operators, so sa inyong lahat, huwag naman din na mamali-mali. Ano, huwag din na mamali-mali. Bakit? Pag pamali-mali ng process or ng elements, mahihirapan ngayon itong si analyst. Kung halimbawa, nag-iba yung sequence, nauna yung isang element, dun sa dapat nakasunod,
mahirapan ngayon na rin or magigitla ngayon na rin si analyst kung saan niya ilalagay sa time study form. Ano, hindi niya alam kung saan niya ngayon isusulat ay nandoon sa kabila yung pagsusulatan. So mga ngarag na. Ano, so kawawa din naman. So tulong na sa inyong kaklase para naman pag kayo din naman yung nag-analyze or naging analyst ay magawa din naman niya ng ayos. Ano? So yun. Ano pa ba? So yan yung tama. Ano? And then, i-discuss ko naman yung laman ni time study form. Okay? Wait. May laman pa pala siya. Wait lang ha. Okay. So ito yung ating tinatawag na time study observation form. Okay? So ilagay na lang natin dito study number 3 kasi ito yung pang lab 3. Tapos yung date. Tapos yung operation. So bahala, i-announce ko na lang kung ang mangyayari ay kung toy assembly, toy car assembly, or yung shape sorter. Bago ko pala i-discuss yan, i-discuss ko muna yung process ng ma'am, paano po mag-request ng equipment na gagamitin. So ang mangyayari, pagdating nyo ng IE Lab, mga representative, yun na lang ang mag-request. Pupunta kay Ma'am Lay sa ating lab tech, bibigyan niya kayo ng form, borrowing form, isusulat doon kung ano yung mga hihiramin. So ano ba hiramin natin? Stopwatch. Lahat na ng stopwatch. 42 yung stopwatch natin. Kung kayo ay 40, 40 ang hiramin. Kung kayo ay 42, 42 ang hiramin. Bakit ko pinalalahat? Kasi bibigyan ko kayo ng time bago tayo mag-start ng mismong lab na ma-practice yung paghawak ng stopwatch. Ano? Kasi last year, dahil talagang limited kami ng time, tapos ang ginawa ko pa dun ay madaming groups ang nangyari, kaya din kami nangarag. So ngayon, dadamihan ko na siya ng sabay-sabay. Tapos bibigyan ko na din ng ilang minutes para ma-practice yung paghawak, pagpipindot, para mas maging okay. Ano? And then, diyon, stopwatch, time study board, or yung clipboard na tinatawag. Tapos, yung itong time study sheet, yung time study observation form. Ano? So, before, last year, wala tayong lab tech. Ano, walang nag-aasikaso ng mga ganito natin. So, before, student pa ang nagpo-provide nito. Nagpapaserox pa kami nito. So ngayon, since okay na yung flow ng system, nabigyan din ng budget ng college and department, so hindi na kayo magse-xerox niyan. Kasama daw siya sa CMO, so dapat alatan ng typewriting ang IE Lab or ang WSM na subject with regards sa time study form. Ibig sabihin, lahat ng magiging time study natin, wala na kayong babayadan para dun sa time study form. Ano? So, libre na po siya. So, kasama siya sa ire-request nyo. Tapos, sasabihin ko na lang kung toy car or yung shape sorter. Ano? And then, pagka-fill up, ibibigay ulit kay Ma'am Lay, sa kanya kayo bibigyan nung mga equipment. So, once na ma-receive nyo po yung mga kailangan natin, kailangan nyo siyang i-check kung nagana. Kung may sira, kung may kulang,
halimbawa doon sa parts, kunwari ng sasakyan, kung may kulang, immediately sasabihin agad sa akin kapag may problem. Bakit? Bakit sasabihin agad? Alam ko, na-discuss ko na ito doon sa laboratory policies. Ano? So, pag ang nangyari kasi nga ay sa kanyo pa sinabi at the middle of the class or at the end of the class. So, ang gets na agad namin noon, sa inyo siya nasira. Sa inyo siya hindi gumana. Kayo yung nakawala. Ano? So, pag ganun, pag-identify natin yung group na nakawala, pwedeng yung group lang na yon ang magbayad. Pero kung hindi natin ma-identify kung sino yung nakasira o nakawala, buong section nyo ang magbabayad or magpapalit. Kung may replacement, mas okay. Kung wala, babayadan. Kagaya nung last year, ang nawala lang na may screw nung toy. So, ang ipinadit nila, actual screw ata na nagagamit din naman dun sa laruan. So, maski yun, talagang i-account sa inyo. Ano? Pagkatapos ng ating activity, so isasauli ulit sa Ma'am Lay, so doon niya i-check kung may mga discrepancy. Doon i-clear kung wala nga magiging problema doon sa section. Ano? And then, saan na tayo? Yan. So, kapag operator, yung name ng inyong kaklase na magiging operator, kapag observer, yung name nyo. Ano name nyo? So, meron tayong nakalagay ditong element number and description. So, ito po yung ating mga elements. So, element 1, 2, 3, and 4. Nakadepende yung elements natin dun sa magiging step-by-step process or kung paano natin hahatiin yung process. Okay, so mag-i-standardize tayo ng elements. Kung ang i-declare ko elements ay 5, yun ang gagamitin natin lahat. Kung pag sinabi ko ay kayo ang mag-declare, di kayo ang maghahati-hati. So ang elements natin is yung per process. Ano? So kunwari doon sa toy car, yung element 1 is pag-assemble muna ng body. Pangalawang element is yung paglalagay sa front at saka nung bumper. Ang pangatlo is yung seat, yung upuan. And then pang-apat is yung pagkakabit ng wheels. Ano? So, pag nakabit na siya, tapos na kasi siya. Ano? So, yan yung ating 4 elements. And then, makikita nyo dito, meron siyang note. Ano? Note. Pero dito muna tayo sa cycle. So, itong sa cycle natin, dito naka-indicate kung ilang cycle yung inyong gagawin. So, halimbawa, ang sasabihin ko ay 5 cycles lang ang ating gagawin para sa toy assembly. So, 5 cycles. Ibig sabihin, we have 4 elements at 5 cycles. Meron kayong 5 pag-uulit nung pag-assemble nung toy car assembly. Ano? Okay, so meron kayong 5 beses na pag-uulit or pagka-time study or pag-observe nung toy car. Okay, so yan yung cycle. And then, mapapansin nyo may note. Ano? So dito sa note, dito nyo nilalagay kung meron kayong mga non-value added actions, mga non-value actions ng operator. So halimbawa, doon sa cycle 1, meron kayong napansin na nahulog ni operator yung screwdriver o kaya may nahulog siyang parts. Kaya kung mapapansin nyo, halimbawa ito, yung time niya dito ay mas malaki. Ano? So pwede nyong, since mamaya mapapansin nyo kung gano'n yung bilisan ng paglalagay ng time, kasi madali lang kasi gawin yung ibang elements dyan. Minsan nangyayari dyan is tara na lang or ang tinuro ko nga last year is legend, maglagay ng legend. Kahit sila yung mag-set. Halimbawa, circle ay yung mga nahulog. Pag may nahulog, square kunwari kapag nagmamagal o kaya ay tatawa-tawa.
yung mga hindi dapat kasamang action dun sa process. Ano? So pwede din ang gawin dyan ay yung element number yung ilagay para maalala nyo. Yun nga lang, dapat naalala nyo kung bakit. Kasi madali din naman matukoy kung anong elements yung kakaiba kasi pag kinumpare mo, mas malaki compared sa iba. Ano? So parang hindi din ata okay na element yung ilagay dito. So kayo yung bahala kung paano nyo lalagyan itong note na to. Ano? Kasi siya yung magre-remind sa inyo na ay kaya pala nung pagdating ng cycle 2, yung element 1 niya is mas mataas. Okay? And then, ano naman itong R? Ano? So R for rating, so W for watch time, OT for observe time, then NT for normal time. Okay? Rating, watch time, observe time, normal time. So dito, sa time study, meron tayong dalawang method. So in our method, we have continuous at saka snapback. Okay, continuous and snapback. So yung lab 3 natin, continuous muna tayo. Ano? Continuous. So when we say continuous, dire-diretso. Okay? Dire-diretso. So kunwari, ito yung ating stopwatch. Kunwari lang, ano? Wait lang, ayaw lumabas. Yan. So kunwari, yan yung stopwatch natin. So ma'am, kailan po ba dapat pindutin yung stopwatch? Kailan po ba dapat tayo mag-start? So, ang ginagawa namin, nag-ano na lang kami ng ready, set, go para sabay-sabay. Ano, sabay-sabay. Kasi, kailangan kasi per batch talaga yung gawin para maka-experience lahat. Ano? So, bago pala tayo mag-start sa stopwatch, kailangan muna nga pala natin lagyan ito. Starting time. So, kunwari, starting time po natin is 3:13. So, merong isang mag-a-announce kung kahit ako mag-announce. Then, yung finishing time, so mamaya natin kung kunwari ilagay. Ano? So, start time po natin is 3:13. Then, mag-i-start na tayo. Magpapapirma? Benchmark? Hindi. Validation? Anong letter yan? Hindi pa kayo natapos sa madami yung pinapirma sa akin? Eh ma'am, pupunta sila ng Rotarigo. Oo, ay ibig sabihin, kulang pa talaga yung pinapirmahan niya sa akin. Ay, madaming ano? Madaming ano? Pinakuha po ng iba. Dapat in-standardize na din namin na advice na dapat napirma natin. Okay, madaming time. Ayusin ko yung FS mo na yan. Ikas, wala akong time. Alam, hindi naman lagi ako ang FS1. Sayang lagi yun. Parang laging galit si Rose. Laging galit ako? Pag nakikita kita. Napansin ko ngayon. Baka pag nakikita mo lang talaga ako. Oo. Kasi ko lang nakakapansin. Pirma lang din. Kasi po, ayun, nagpalit pa kami ng title. Yan. Sabi naman ng mga klase ko, hindi na natapos si Mami Tay. Lagi na inuna ang FS1. Mami, ima po dyan kayo po madami. Ano ito? Yung nagpalit ko, was kami nung sa graduation po sa Titan. Validation? Iba po muna. Ito po kayo po dyan po ay pang-venture. Kayo muna mag-discuss. Teka na, galing na kayo din eh. Nag-time study na kayo eh. Madadali ako. Pinag-discuss ang student. Para sure pang benchmark. Araw-araw na pala sa school. Dito na kami mag-discuss.
Dahil hanggang fourth year na yan. Kapag-stop na yan. Validation. Ang double another group one sa UP. Ay, UP na sila. Sadya, iisa. Okay. So, sorry again. Napalingon lang ako eh. Dagsaya, mga estudyante nag-aigil. Okay. So, start. Ano? So, pag sinabi, halimbawa, sinabi ko na, okay, ready, set, go. Pipindutin. Stopwatch. Okay, kunwari, yan ang stopwatch natin. Pag continuous, ilalagay natin yung time natin dito kay watch time, kay W. Okay, watch time. So, kung yung nakita natin doon sa time, yun. Kaya watch time. So, halimbawa, kumilos na. Ano, kumilos na si operator. Kinuha niya yung body. Pinagdikit niya. So, doon yung time, kunwari, napagdikit na niya, yun yung time na dapat mo nang tingnan si stopwatch at ilagay yung oras. Hindi na po kasama si milliseconds. Si seconds lang tayo. So, lalagay natin dyan 31. Ano? Hindi, ito in-stop ko lang kasi pinakita ko lang kung ano yung time. Pero hindi nyo pipindutin si... Wait, nasa na kayo? Hindi nyo pipindutin si stopwatch. Ha? Hindi nyo pipindutin yung stop. In-stop ko lang siya para makita nyo yung time. Ang mangyayari lang dyan, titingnan nyo lang yung nakasulat dun sa stopwatch. So, ganun kabilis. Pag tingin kay operator, tingin kay stopwatch, sulat. Ganun yung bilisan niya. Ano? And then, di ko nga rin, nagdediretso yan. Ano? Kunwari, hindi ko siya in-stop. And then, punta na yung operator dun sa paglalagay ng front at paglalagay ng bumper, pag i-screw ng dalawang yan. And then, kunwari siya ay tapos na, nakita nyo, 45 seconds, sulat ulit. Ganun kabilis. Ano? Tingin, sulat, pero dire-diretso yan. Tingin, sulat. Ano? Yan. And then, sit naman. Reminder, si operator, kung ikaw ay operator, hindi ka mag-a-adjust kay analyst. Hindi ka titigil dahil hindi siya nakahabol. Hindi ka titigil para tingnan siya at kung na-record niya. No. Kailangan, ang thinking niyan ay invincible. Kailangan invisible si analyst. Ano si time study analyst? Kailangan ay hindi kayo aware na merong nag-observe dyan. Wala kayong pakialam sa kanila. Ano? So, ganun dapat. And then, yan, kumari diretso. Ano? So, kunwari, nakuha nyo si seat. Natapos niya yung pag-i-screw kay seat. So, kunwari, 57. Lagay si 57. Then, dire-diretso. Then, ikakabit si wheels. Natapos. So, halimbawa, umabot ng 1 minute na. So, hindi nakasama itong millisecond. 1.1 na ilalagay dito. Ibig sabihin yan, 1 minute and 1 second. Ano? Ganyan. Kapag umabot ng minutes. Okay? Kunwari, ay hindi na lang minutes. Para di tayo mahirapan mamaya. Yan. So, natapos. Kapag nandun na kayo sa last element, tapos nakabit na talaga niya, ano, ay hindi, naibaba na niya yung sasakyan, dun lang yung time na pipindutin nyo si stop. Okay? Dun lang yung time na pipindutin nyo si stop. Dun na kayo titigil or dun na mag-i-stop yung stopwatch. Ano? Yun na yung first element. Pero, okay, may pero. Since 5 yung elements, cycles natin, 5 yung cycles na gagawin natin, pagkababa ni operator nung sasakyan, dire-diretso yung pagpaprocess niya. Dire-diretso napupunta, nakukuha ulit siya ng body. Hindi, walang pakialam sa operator kung hindi mo nahabol yung basta dire-diretso ang gawa niya. Kaya meron tayong isa pang operator na taga disassemble kasi hindi enough yung ating toy car
para dun sa cycle natin at para dun sa dami ng mga kapag-time study. Ano? So, mangyayari, kung gano'n din yung bilis ng operator, gano'n din dapat yung bilis ng disassembler. Kasi hinahabol niya, kailangan niyang habulin yung bilis ng operator kasi mawawalan siya ng gagawin na sunod. Ano? Okay, ganun yung magiging setup natin kung toy car assembly. And then, so diretso, ano, diretso siya. Ano yung gagawin kapag ano, na-stop mo na? So, kailangan mo na siyang i-reset. Pagka-reset, diretso start ulit agad. Okay? So, ganun kabilis. Pag na, kunwari, naandar yan. Stop, reset, start. Ganun siya dapat. Okay? Bakit? Kasi nga, once na ibaba na yung sasakyan, diretso na ulit siya dun sa body. So, kung diretso na siya dun sa body ulit para sa cycle 2, dapat ganun din kabilis yung inyong pag-stop, reset, start. Okay? Yun yung common mistake na nagagawa ni students. Yung stop, reset, start. Ano, yun yung malimit na malian na nagagawa nila. Bakit? Hindi agad na i-stop, ay na-under na si body. Dapat na-reset mo na yun at na-start mo na ulit siya. Hindi, na-stop niya, na-reset niya, pero hindi niya na ulit na-start kasi na-under na ulit ito. Yun yung mga malimit na kamalian. So, kung mapra-practice din yung stop, reset, start, di mas magaling. Ano, mas ma-okay yung magiging resulta ng pagka-time study. Okay? So, yun. Same lang. Ganun ulit. Halimbawa ay 32, 44 yung nakuha. Tapos, kunwari, mapapansin nyo, naging 1 minute and 2 seconds yan. So, kunwari, ito ay 56. So, mapapansin nyo, pag pinag-compare-compare nyo yan, ano, parang ano kayang meron dito doon sa cycle 2 nung element na to. Tapos nakita nyo wala kayong note dito. Ano? Wala kayong note dito. So baka pwede nyo i-remind or balikan ang kumaalala nyo lang. Ano? So, bakit kaya itong part na to ay napatagal? Kung wala maalala, so baka tumagal nga lang siya. Ano? Yan. And then, so, kunwari, natapos na tayo sa limang cycle. Ano? Limang cycle. Ano yung sunod na gagawin? Titingnan yung time. So, 2:52. Bakit 3:30 yung nilagay natin kanina? Baka 2:13 ito. Sa 2:52, sana yung time natin, ba't ganun? Umurong yung starting sa finish. So, ima-minus nyo lang yan, yun yung elapsed time. Ano? So, kunwari yan ay 3:20. Umurong. Sana ang nailagay kanina. Yan. Ano yung ilang minutes yung difference niya, yun yung ilalagay sa elapsed time. Ano? And then, kunwari ay tapos na, nakapag-operator na, computation na, wala nang gagawin, nakafocus na dito sa time study form. So, i-compute na natin yung mga dapat fill upan pa. Ano? So, kapag continuous, kung mapapansin nyo, since continue yung kanyang time, ano? Continue yung kanyang time. Ang kailangan kasi natin is malaman yung elements, malaman yung time per elements. Ano? Eh kaso, tingnan nyo ang nakalagay. Dito, sakto talaga to sa element 1. 31 seconds talaga yan. Eh pagdating dito sa front bumper, di ba hindi naman siya 45 seconds para magawa tong element na to. Hindi naman 57 seconds para magawa yung seat. Di ba hindi? Ano? Ito lang yung watch time na nakita dun sa stopwatch. Okay?
So mangyayari, since dito ang i-fill up, ang fill upan pala natin is yung OT, yung observed time. So yung observed time, yun na talaga yung pinaka-time doon sa element na yun. So dahil dito sa element 1, yun na talaga mismo. So ikakopy lang natin siya. Ano? Doon na mas element 2 para makuha natin yung kanyang observed time. So 45 minus 31. Okay? So ilan yan? Nabobo na yun. 45 minus 31. So 14. So ilalagay natin dyan 14. 57 minus 45. So 12. Ano? And then 59 minus 57. So 2. Ano? Yan. So ngayon, at least alam nyo na yung observed time bawat element. So i-ano nyo siya lahat. Wala lang tayong fill up dyan, pero lahat lalagyan yan. Ano? So yan na yung observed time natin. With regards sa rating at saka normal time, so hindi pa tayo aabot muna dyan dahil hindi pa natin yan na-discuss. Wala pa din sa discussion yun kahit na i-advance ko siya. So ang mangyayari, i-total nyo lang itong OT. Ano yan? Wala muna to, wala muna to. Number of observations, yan. So, sa number of observations, sa ating lecture, kinocompute talaga siya. Ano? Kinocompute siya. Pero, dahil hindi pa tayo nagdi-discuss niyan, so, yung magiging number of observations lang natin is di yung cycle. Di lima. Ano? Kasi lima lang yung in-observe natin. Tapos, wala muna to, wala pa tayo dyan. Yung elemental naman, so ilan ba yung elements natin? So, apat. Ano? So, ilalagay natin dyan, apat yung elements. Four. Four, four, four. And then, wala pa tayo nyan. So, ito lang naman yung pipilapan dyan, wala pa to. Wala pa tayong allowances. Yan, so yun. Yun yung lab 3. Ano? Yung sa continuous. Okay? Any question sa O5? Wala daw. Sabi ni Maria Bito. Okay, walang question. Wait. Isipin ko kung meron pa akong dapat alalahanin dito. So, dadalhin nyo na lang po sa Friday ay lapis, eraser, ballpen. Wala nang mga long band paper. Ano? Okay, so wala na. Wala nang question with regards to that. So, i-discuss ko naman yung ating yung project output or yung final requirement. Yan. So, itong ating project output, itong file na ito, i-edit pa siya bago ko siya i-declare or bago ko siya i-submit sa Google Classroom. Ano? So, ngayon kayo ay more on 6 groups ata or 7 groups. Basta 6 members, kung 40 yung sinabi ko or 7. May section kasi natin sa 7 members talaga. Kasi 40 to sila. Sa paglabi, saka pa sa 7. Sana ba yung kailangan nyo malaman or kunin? So, kailangan nyo maghanap ng organization, maliit man yan or malaki, business, community, or enterprise, facility, or schools, or university, that you can apply a process improvement using the AE tools that we discussed in WSM. Okay? So, ang kailangan nyo makuha ay, or alamin, problem or mga establishment
na sa tingin nyo ay halos lahat naman lagi may problema. Ano, pero siguro I suggest din na ang piliin nyo ay yung sa tingin nyo mai-apply natin yung mga natutunan. Ano, kaya hindi ko din ma-upload itong format na to kasi meron akong improvement na gagawin. Last year kasi ang ginawa namin, hinayaan lang namin ang students na sila na yung bahala kung ano yung natutunan nila, yun ang ilalagay. So ang nangyari doon sa gano'n naming padali, may ilang students lang na may ilang groups lang na maganda yung grade. May ilang groups lang na mataas ang nakuha kasi nilaanan talaga ng time tapos inapplyan talaga ng mga pinag-discussan sa WSN. So ngayon, magse-set ako ng minimum na pwedeng gamitin. Nasa inyo na lang kung i-apply nyo lahat-lahat talaga kung applicable. Pero parang aayusin ko siya para maging same din yung understanding ng ibang groups na kailangan pala naming gamitin ito para mas maunawaan namin. Ano? So, ipa-finalize ko na lang siya. So, sa format naman, so dito pala, kailangan yung humanap ng papayag sa inyo na mag-study kayo. Study na kailangan alam nila na for ano lang siya, final requirement lang for project, hindi siya for thesis. Kasi isipin nila ay pang thesis na yung ginagawa nyo, which is hindi. Ano? And then, baka kasi mag-expect sila ng output nyo ay ang magiging output lang natin is papel. Hindi po natin siya ipapa-implement. Ano? So, ganun yung mangyayari. Then, magkakaroon kayo ng... Pwede akong magbigay ng sample request letter, pero pang FS siya. So, babaguhin nyo na lang doon yung laman na pang saang subject, ano yung purpose, assignatories. Okay, yun, pang FS ang pwede kong ibigay. Wala akong copy nung pang before. And then, dito, finalize ko na lang din kung ano yung color. Hindi ko pa siya sure. Tapos, long band paper. Yung long folder na clear yung front page. Times New Roman, size 12, all margin ay 1 inch. Then, spacing ay single. Kasi ito yung pinaka-format nung papel. So, yung logo, yung title nyo. Tapos, name ng mga members. Section, submitted sa akin. So, since nandito na ako sa part ng submitted by, so, sana hindi po ako maka-encounter ng group na pag-chinekan ko siya, nawawala yung pangalan ni ganito. Tapos, tatanungin ko na lang ang section bakit saang group itong si ganito, doon ko na lang malalaman na kinaskas na pala siya. So, iwasan natin na mangyari yun. Okay? Kayang kaskasin ng mga members nyo or group nyo yung member kasi ganito-ganyan. Pero, alam nyo naman na pag ganyan yung nangyayari, nagkakaroon ng conflict. So, as much as possible, kung talagang kahit makiusap kayo na tulungan kayo or wala talaga siyang may i-share, kahit sabihin nyo nakakaskasin siya at hindi pa din talaga tumulong, eh baka yun na nga yung kailangan. So, kumbaga, alamin muna din yung side ng isa, tapos kung wala pa talaga, eh baka nga kailangan. Kung kailangan takutin, kasi ayaw talaga tutulong, eh baka kailangan takutin. So, iwasan po natin na mangyari yun. Bakit? Kung babalikan nyo po si syllabus natin at i-check yung assessment, ang laki ng ating medyo ng ating final project. Ang laki ng percentage. Okay?
So kung malaki yung percentage na yun, tapos bagsakin pa kayo sa major exam, parang hindi na dapat tanungin kung pasa to or hindi. Ano? So iwasan po natin yun. And then, masana. So dito, ito pa din yung magiging parts nung laman. Ang mababago ko na lang dyan is yung ilalaman. Ano? More on baka dito sa analysis at sa laman ng solution yung magiging revision ko. Basta ang purpose ko lang ngayon is ma-discuss ko sa inyo kung ano ang overview na gagawin natin sa ating final project. So dun sa introduction, so brief description kung anong background ni company, anong services yung ino-offer, anong product, magpakita ng actual picture ng kanilang product or service, saan yung lugar, ilang employees, gano'ng kalaki, kailan nag-start. So, explanation na makakatulong sa akin para maunawaan ko kung ano ba yung company na yun. Ano? Then, statement of the problem. So, malamang ang ipalagay ko din nga dito ay yung actual picture ng problema nila. Ano? Then, explanation ko yung problem na yun. And then, yun yung mga visible na problem. Kasi sa analysis, dun pa natin pwede malaman kung ano talaga yung main cause kung bakit nagkaka-problem din. Ano? Kung ano pala, dun pa din natin malalaman kung ano pang pinaka-problema. So dito sa analysis na pwede ko nga siyang baguhin or babaguhin ko pala talaga, baka bigyan ko nga kayo nung parang flow. Halimbawa, diba, hindi naman natin ma-analyze ang isang problem or ang isang process nang hindi natin alam yung process. So para malaman natin yung process, baka pwede nating ipakita muna yung process flow chart niya. Pag napakita natin process flow chart, nag-contact tayo kunwari ng Pareto kung applicable. Kung ano mag-result sa Pareto, baka yun yung gawin nating ilagay sa fishbone. Or kung hindi applicable sa Pareto, baka fishbone na agad natin. Ano? Yan. So, baka ganun yung gawin ko. Ano? And then sa solution, so based doon sa inyong naging analysis, ano ba yung inyong nakikitang pwedeng maging solution? Ano? Para sa mga problem. Ano? Ano? Ano mga pwedeng solution or recommendation doon sa problem na nakita nyo? Okay? So, bahala na kung current versus new ulit ang ipakita. Ang sure ko lang din na idadagdag dito, since hindi po natin siya ipapa-implement, since hindi natin siya ipapabago kasi wala naman tayong, parang hindi naman pa kasi yung makakausap nyong business ay hindi pumayag. Parang nangyari na is thesis. Ano? Kasi kailangan may agreement dun. Baka magka-problem pa. So since hindi natin siya papa-implement, so ang inyong magiging solution is hanggang paper lang. Pero, kailangan ko ng proof na nag-turn over kayo ng inyong final output, itong final project nyo. So, dalawang copy siya, akin at sa kanila, para naman makonsider nila or malaman na ganun pala yung naging recommendation nyo or solution. Kasi baka makatulong talaga sa kanila. Ano? So, baka ang hingin ko dyan ay picture na tinurn over nyo siya sa kanila. Tapos, yun yung ilalagay natin, halimbawa, kung sa summary ko siya isasalpa or kung saan man. Ano? So, pagdating kay summary, so, checklist nung kung nasolve yung problem na nakita. Ano? Yan. So, yun yung ating final project. Is i-upload ko din sa Google Classroom
kung ano yung aming rubrics. So yung rubrics nating tinatawag, so makikita nyo dito per score, so yan yung magiging score, per category or per part ng paper, kung alin ba yung dapat nilalaman ng inyong part na yon para ma-achieve nyo yung ganyang score. Ano? Kasi 100 points ang ating final project. So ito yung basis namin na pagdating dito sa data analysis, dito ba siya pumatak or dito kulang ba ng data kaya ito yung pinatakan, hindi ko ba masyadong naunawaan yung problem statement, ano yan. So i-upload ko na lang siya sa Google Classroom. Sana maalala ko din yung request letter, ano. So ngayon kaya ko kayo pinag-group agad. So yung remaining time natin from 3 o'clock hanggang 5 p.m. kailangan nyo mag-usap-usap, although wala tayong breakout room kagaya ng sa Zoom na babalik ulit kayo dito sa ating main ano, dito sa main nating Gmeet. Mag-usap-usap kayo, mag-brainstorm kayo. Ano ba ang gagawin yung plano, initial plan. Basta lahat ng pwede pag-usapan as of now para naman hindi para naman humaba yung time nyo din with regards sa final project at hindi lang dun sa dulo. Kasi yan ay hindi masyadong madali kasi hahanap ng company or small business, hahanap ng problema. So medyo may katrabahuhan din siya. Ano? And ano ba? Anong pangalala ko? Yun. Bago pala tayo mag-stop. Kung mapapansin nyo, kaya ko siya binibigyan din ng diin, yung final project. Kasi kami, TIC, parang wala kaming, parang hindi namin siya kontrolado. Ibig sabihin, ang laki ng chance nyo na mapasa ang subject kung gagandahan namin or aayusin namin ang final project kasi ang laki ng percentage niya. Hindi kagaya ng panahon namin na ang assessment namin ay major exam lang. Wala kaming mga ganyan. Hindi kami nagkakaroon ng mga final project. Ano, more on at ano lang siya amin. Quiz activity at saka quiz activity lab at saka exam. Yun lang. So pag lahat bagsak yun, wala na kami panghihilahan. So kayo, swerte. Ano yung advantage at disadvantages? Advantage kasi malaki yung chance na pag napaganda ay hila. Hila yung bagsak. Disadvantage kasi madaming gawain. Ano? Yun yung disadvantage niya. So yun. So ngayon, anong assurance ko na kayo mag-uusap-usap pag kayo ay in-call ko na? Mag-upload ako sa Google Classroom. Doon nyo i-upload sa Google Classroom yung magiging summary na napag-usapan nyo ngayon. Yung brainstorming nyo. Summary na naging brainstorming nyo sa inyong final project. Kahit siya ay yellow paper lang, scan, kahit Adobe scan nyo siya, as PDF, lahat ay as PDF para madali ko lang siyang makita. Para madali lang siyang ma-compile din. Ano? So, yung makikita kong group na walang maiipasa, walang naging action, ma-minusan ko dun sa final project. Okay? So, ganyan ang gagawin ko. Any question sa O5 with regards sa ating final project? So, yung other section, ang tanong ay, ma, magpapa-approve pa po ba kami ng topic sa inyo? So, no need na. Ano, no need na? Ibig sabihin, talaga nasa inyo na lang mga kamay kung
ano yung ikagaganda ng inyong final project. Pero I suggest lang na ang piliin na problem is yung magagamit yung karamihan sa ating napag-aralan kay WSM. Ano? Wala, walang question si Ufay. If walang question, can I have thumbs up nga po? Unawaan at wala nang itatanong. Okay na sa mga na-discuss ko. Okay, so okay na daw. Sige. So, sige, upload ko na lang sa Google Classroom yung pagsesendan nyo nung brainstorming nyo. So, thank you for attending and listening, O5. So, see you sa Friday. Sige, you may